Hello guys, this is Sir Sam. If this channel helps you, please subscribe and leave your comments and hit the notification bell for more updated video tutorial. Thank you. Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. At ito na naman po yung atin pong tutorial for today. At napapanahon, ano po, sa mga magte-test the assessment. Ayan, so ito po yung kailangan ninyo. Okay. Today's topic is about installing applications, updating drivers on Windows 7. So, syempre, dapat alam nyo muna kung ano yung mga dapat na i-install na drivers, no? So, depende po yan. And then, kailangan yung drivers na yan ay it's either 32-bit or 64-bit. So, para makita po natin yan kung ano po yun, ay makikita po natin yan sa MS Info 32. So, saan po yan? And yung mga i-install po natin is yung antivirus, WinRAR, Adobe Reader, browser, Power ISO, Microsoft Office o yung Office, and yung fonts collections. So may mga fonts sa collection po tayo diyan, and VLC Media Player. So lahat po ito ay ibibigay ko po sa inyo, downloadable po 'yan. Okay? All right. So samahan niyo ako, guys. Okay, let's go. Ayan. So bagong lahat, ano po, ay insert po natin ang atin pong flash drive o yung removable disk drive. So, kung meron na po kayong mga installer, so yan po yung insert po natin. Anyway, downloadable po ito. Okay? Ayan. So, wait lang po natin. Ano po? Wait. Insert natin yung ating flash drive. Ayan. Ayan, yun, narinig po nyo yung yun. Yan na po yung ating flash drive. This device can perform faster. So, yan po yung flash drive natin. Ayan, so tingnan po natin kung nasaan yun. So, click po natin yung Windows icon, then sa computer. Ayan. So, ito po yung atin pong flash drive, no? Una po natin i-install dyan is yung antivirus, syempre. Di ba? Sunod yung WinRAR, sunod yung Adobe Reader, sunod yung browser, sunod Power ISO, Office, fonts. Yan, syempre makikita natin yung kung ano yung mga fonts ng Office. At kapag naidagdag na natin yung mga fonts collections. Ayan, and VLC Media Player. So, yan po yung mga i-install po natin. Pero bago po natin install yan, syempre dapat alam natin yung ating system. Kung ito po ba ay 32-bit or 64-bit yung atin pong processor. So, check po muna natin. Una muna, i-click po natin yung i-click natin tong Windows icon, and then type po natin dyan yung MS Info 32. Ayun, so lalabas po yun dyan. Click po natin yan. Ayan. So, ayan po. Ayan ang ating system information. Ayan. So, dapat alam natin na ano ba yung base ng ating computer. Ayan. Nakalagay po dyan
times 64. So yan po ay 64-bit. Ano po? So dapat ang i-install din po natin ng mga applications ay 64-bit. So compatible po dapat. Ayan. So yun po yung base ng ating processor. Okay, 64-bit. So meron po tayong 3400 megahertz. So 1 core po 'yan. Ayan. So ang memory po natin is 3GB. Ayan, version ng ating operating system is 6.1 7600 o Windows Ultimate. So ayan po yung information. So sa basic information, pwede rin po nating makita na po dito po sa ating right click lang po natin yung computer. Ayan, right click natin yan. And then properties. Ayan, so ito po yung basic information na makikita po natin yan. Ayan, lakihan po natin. Okay, 64-bit yung ating system o system information. Alright. So, activated na po yan. So, hindi na natin kailangan i-activate ang atin pong Windows 7 Ultimate. So, let's go to install applications. Ayan, sa pag-install po ng applications, no, tinitingnan po ng test the assessor po yan kung marunong po tayong mag-install ng mga applications. Ayan, pwede po tayong tanungin dyan in case na lumapit sa atin yung assessor o yung test the representative, no? Pupunta po talaga yon sa test the assessment center. Alright, so unang i-install po natin dyan is yung antivirus. Syempre, importante yan, no? Antivirus po muna tayo. Alright. So, ito po yung antivirus natin. Double click lang po natin yan. Ayan, unahin po natin yung USB disk security. Ang USB disk security po ay kapag nag-insert po tayo ng flash drive, siya po yung unang-unang humaharang doon po sa mga viruses na pumapasok sa ating computer system. Ano po? Kagaya ng Trojan. Ayan. Yan po ang unang humaharang. USB disk security. Double click po natin yan. And then, click yes. Then, okay. Then, click next. Ayan. So, dito po i-uncheck po natin ito. Ayan, kasi hindi naman kailangan. And then, click next. Ito, lagyan po natin ng check para po sa quick launch natin. So, makikita kagad natin yan dito. Then, click next. And then, install. Ayan. Ganun lamang po kabilis. And then, uncheck po natin itong launch happy. Ayan. Then, click finish. Okay. So, ayan. Meron na po tayong USB disk security. Alright. So, next naman natin is Madam. Ayan. So, meron niyang keygen. Ano po? Pwede nyo pong gumawa kayo ng sarili nyong register. Okay, pwede nyo i-register yung inyong pangalan para magamit nyo po yung full access ng SmartDab. So, double click po natin itong SmartDab. Then, click yes. Click okay. And then, click next. Then next install. Ayan. Ang SmartDab po, no, kapag lumagpas yung sa disk security, USB disk security yung virus, ito naman yung haharang. Ito yung sunod na haharang sa kanya, yung SmartDab. Ayan, click natin tong okay.
Ayan, itong OK to continue. And then, close po muna natin. Then, ito, finish. Click finish. Ayan, so, yan ang susunod na harang, no, kapag lumagpas yung virus dito sa USBD security. Ayan, so, sunod na firewall natin is yung SMADAB. Alright, so, napakahalaga na meron po tayong pang-protection sa mga virus, no? Lalong-lalo na napapanahon, dapat meron po tayong protected po tayo. Okay, so, ang gagawin natin sunod is i-register po natin. Double-click po natin yan. Sir Sam, nakalagay po dyan yung registration key natin. Okay. Click muna natin dito sa system tray yung ating SMADAB. Double click lang po natin ito. Yan. Galing po yan dito. Na po. Sa arrow na to na pataas. And then click. Yan. System tray po ang tawag dito. Then click. Double click natin tong icon ng SMADAB. Ayan. So, then click. Okay, and then punta po tayo sa settings. Ayun, meron po doon SMADAB Pro Registration. So, click po natin yan. And then, copy lang po natin itong name na si Sir Sam. Ayan. And then, yung key. Ayan, copy and paste. And then, click register and then click OK. So nakita nyo po na registered na po siya. Okay, and then close lang po natin ito and then close. Ayan, fully registered na po yan. Ganyan lang po kadali yan. And then back po tayo and then back. Sunod na install po natin is yung WinRAR. Ayan. So, asan yung WinRAR? Ito po. So, click po natin yung WinRAR. Double click. And then, double click ulit sa application ng WinRAR. And then, click yes. Para saan po itong WinRAR? Ito po yung ating extractor. O, i-extract natin yung mga files no, na naka-zip. Ayan, gamit ang WinRAR. Ayan, then back po tayo kasi tapos na. Ganun lang kabilis yun. And then, sunod nating i-install is yung Adobe Reader. Ayan. Adobe Reader, ayan. Double click lang po natin ito. And then, double click again. So, lahat po yan, ano po, lahat po ito ay downloadable dito po sa ating YouTube channel. So, ilalagay ko po ito dyan sa baba para sa atin pong quick access. So, I hope na makatulong po ito sa inyo para sa inyo pong assessment. Ayan. And then, click yes. Ayan. Ayan po. Wait lang po natin yung preparation. Preparing installation. Ayan. Shout out nga po pala sa ating pong mga subscribers. Marami pong salamat. Road to 100 pa lang po tayo. Anyway, bagamat maliit pa lamang po tayo ay hayaan nyo po pasasan ba't lalaki din yan. Hindi po natin inahangad na ang hangad lang po natin ay makatulong sa atin pong mga estudyante at yung mga nag-aaral pa na pagdating ng panahon sila po ay makapag sarili o makapaghanap ng trabaho. Yan. Gamit po itong ating technology. So, click natin yung next and then install. Ayan. Napapanahon po ngayon ang kailangan marami po tayong nalalaman lalo't higit sa technology or computer.
sa mga online mga jobs, no? Importante yan para makapaghanap ng magandang trabaho. So, importante yan. Alright. Installing Adobe Reader. So, etong Adobe Reader ay kailangan po natin yan sa pagbasa ng PDF files. So, napapanahon po yan sa mga online o blended learning today. Ano po? Sa mga co-teachers po natin dyan. Ayan. Adobe Reader po ang nagbabasa ng PDF files. So, yan po ay para sa offline. Kapag online naman, ang nagbabasa po niyan yung tinatawag natin Google Chrome. Ayan. So, finish. Click finish po natin. Ayan, naka isa na po tayo. And then, click back again. And then, sunod nating i-install is yung browser. So, ayan. Install po natin yung browser. Asan yung browser? Ito. Double click. Ayan. Sabi ko nga po sa inyo, meron niyang 32-bit and 64-bit. So, dapat alam po natin yung atin pong base. No, yung computer base po natin. So, 64-bit. Install po natin para sa atin pong Mozilla Firefox. Ayan. Yan po yung tinatawag na browser. So, sa mga beginners po, ayan, ito po ay browser, Mozilla Firefox. Then, next lang po natin yan. Then, install. Ayan, napakadali lang i-install ng mga applications. And then, launch. Click finish. Ayan. Okay, antayin lang natin. Ayan, so meron na tayong Mozilla Firefox. So refresh. Refresh lang natin. Finish. Click natin yung finish. Ayan. So, ayan. Meron tayong updated na Mozilla Firefox. So, click lang natin. Close. Ayan. Close tabs. And then, sunod nating install is Google Chrome standalone setup. 64-bit. So, before yan natin install, tingnan po natin yung updated dito. 2021. So, ito po yung install natin isa. Ayan. Google Chrome setup. Double click. Then, click yes. Ayan. So, nag-install po yan through the use of our internet connection. So, dina-download niya po yung mga kailangan. Ano po? In seconds na. Ayan, so kailangan meron tayong internet kapag nag-i-install tayo ng Google Chrome. Ayan, ang Google Chrome din po ay nagbabasa ng atin pong PDF files. So pwede po nating i-default sa Google Chrome yung atin pong PDF files. So mamaya i-default natin sa Adobe Reader yung atin pong PDF files. Ayan. So, installing. Ayan. Malapit na. Alright. So, meron na tayong Google Chrome. So, get started. Click natin po ito. Ayan. So, meron tayong Google Chrome. So, close natin. And then, back again. Ayan.
So next nating install is Power ISO. So ano ba yung Power ISO na yan? So click natin ito, double click, and then setup, then click yes, install, and complete. Mabilis agad din, di ba? Next. Yan, then close lang natin ito. You need reboot your computer to finish the installation. Do you want to reboot now? Oh, so hindi mo natin i-reboot ngayon kasi ilalagay po natin yung key. Oh, cancel po muna natin. Ayan, serial key. Ayan. So minimize po muna natin. Then open natin si Power ISO. Ito po. Double click. And then enter registration code. Ayan, tingnan natin notepad natin. Ayan, ilagay po natin sa and highlight natin and then copy. Tapos lagay po natin dito sa username and then paste. Ito naman copy and then paste. Puro copy paste. Yan, diyan tayo marunong. Sa pagka-copy tsaka pagpi-paste. Yan, pero kailangan ay maingat po tayo sa pagka-copy and paste. Yan, dahil sa kaka-copy and paste natin ay makaka-copyright tayo. Alright, so paste and then click OK. Ayan, thank you for your registration. So, okay na po. Full na po yan, fully registered na. And then close lang natin. So, mamaya re-restart po natin yung atin pong system. Alright, so next installation is okay, back po muna natin to. And then Office, also Microsoft Office. So install po natin yung Microsoft Office. Alright, double click. Ayan, so naka-icon po siya ng po, naka-ISO po kasi ito. Ayun o. So, kailangan po muna nating i-restart yung ating system. Okay, so samahan nyo po ako para i-restart muna natin yung ating system. Alright, so close muna natin to. So, restart. So, kailangan talaga natin i-restart eh. So, pero bago yan, para sabay-sabay na natin is click natin to. Type msconfig. So, click natin yung msconfig. Additional lang po ito para mas bumilis ng kahit papano yung atin pong system. O, click boot kasi 30 seconds pong magbuboot yan. So, bawasan natin. Gawin natin 3 seconds. Okay, okay po ba yan? And then, click apply. Click start. And then, makikita po natin dyan yung mga kapag nag-open yung atin pong system, yan po yung binabasa. So, babawasan po natin yan. Yung Power ISO, so, uncheck po natin yan kasi hindi naman po kailangang lagi yan binabasa. Adobe Reader, uncheck po natin. Yung protection, kailangan po natin yan. So, yung Happy, so, uncheck po natin yan. USBD Security, kailangan po natin yan. So, nandito yan sa system tray, no? Kung ano yung nasa system tray, yun po yung binabasa agad ng ating computer. So, yung mga in-uncheck po natin ay hindi naman po kailangan. So, ang kailangan lang is SMADAB, yung antivirus kagad natin, and yung USB disk security. So, importante po yan, no? Para mas bumilis yung ating pong system sa pag-open. Okay, click natin apply and then click OK and then restart. So restart po natin.
Ayan. Habang naghihintay. Ayan. So po. Antayin natin yung atin pong system. Salamat po sa atin pong mga viewers. Sa mga estudyante na atin pong natutulungan ng atin pong tutorial na ito. So, ayan. Mas mabilis na yung atin pong system. Alright. So, bago yan, bago natin i-install yung Office, i-default po muna natin itong ating Adobe Reader. So, double-click po natin ito. Open natin. Ayan, mag-open po yan. Yan, click accept. Click accept lang po. Ayan po, no. Ayan, okay na po yan. So, yung atin pong mga files ay pwede niya nang basahin. Yung PDF files. So, dito po sa atin pong desktop, tanggalin po muna natin itong mga ito. Ano po? Ay, ito pong old data. At saka yung web navigation. So, hindi naman po kailangan yan. And then, itong happy. Yan, tanggalin natin. Ito, nasa system tray naman po siya. So, okay naman po yan. And then, right-click para maging empty yung atin pong recycle bin. Idagdag na rin po natin yung atin pong icon ng computer. Ano po, paano po magdagdag? Right-click lang po natin yan and then personalize. And then, makikita po natin yan, change desktop icon. So, click natin yan. Lagyan natin ng check yung computer and then yung control panel. And then click apply. Ayan. Click okay. So, ayan po. And then close lang po natin ito. So, ayan. Nadagdag na yung ating computer and then control panel. So, hindi na natin kailangang pumunta dito sa atin pong Windows icon. Meron pong shortcut na kagad dito sa atin pong desktop. Okay, so double click yung ating computer, yung ating flash drive, and then click natin yung Office, and then right click po natin yung atin pong Microsoft Office 2010 Professional Plus. Yan, right click, and then sa ating pong Power ISO, lagyan po natin set number 1 drive. So, ang mangyari dyan, sa ating pong ISO, ayun, nagkaroon po siya ng F drive. Ayan. So, kanina, so, tanggalin po muna natin. Kanina kasi wala yan. So, disable muna natin para makita natin. Ayan po. Kanina isa lang. Okay, so para madagdag yon, right click natin and then Power ISO set number of drives 1. So, mag-appear po dito yan. Okay, click natin.
Ayun, so empty po yan, wala pang laman. Right click po ulit natin yung atin pong office, and then power ISO. Ayan, imamount po natin yung atin pong ISO, yung image. Ano po, kasi ano, no media. Okay, click po natin yan. Ulit po natin, right click, power ISO, mount image to drive, letter F. Ayan, F. So, ang mangyari po dyan, tingnan nyo po ah. Okay, let's click. Ayun. So, Office 2010. So, pwede na po natin i-open yan. Double click lang po natin. And then, click Yes. So, ayan. Mag-i-install na po yung atin pong Microsoft Office. And then, click I accept, and then continue, and then click install now. Ayan, so medyo mahaba-haba po yan. Anyway, kahit na ganyan yan ka tagal mag-install, ay tiyagain lang po natin po, lalo na syempre kapag tayo po ay nagtatrabaho na, meron na tayong sariling shop, ay marunong na po tayo. Ulit-ulitin nyo lamang po itong video ito para mas lalo nyong matutunan. Ayan po, salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa atin pong mga videos, at mas marami pa pong videos ang atin pong ibibigay. Just leave your comments, suggestions, anumang topic na gusto po ninyo ay atin pong igagawan ng tutorials. Okay? Sa mga computer or technical problems, so pwede po natin yan na gawin at lagyan natin ng tutorial. Ayan, habang hinihintay po natin ang atin pong installation. So sa test the assessment po, ayan, kailangan po nating install yung Microsoft Office. So kasi po magpiprint po tayo doon. Ano po? Dapat makita nung assessor na makakapag-print tayo galing dito sa Windows client o Windows 7 client. So ito po yung atin pong Windows 7. Ayan. Ano po? Itong Windows 7 po ay client and server. Dalawa po kasi yan na gagawin po ninyo sa assessment center. Dalawa po ang i-installan ninyo. Windows Server 2008 R2 and client na Windows 7. So, i-connect, i-configure po ninyo yon. So, habang nag-i-install kayo, ay ginagawa nyo naman yung splicing na tinatawag o yung network cabling. Meron po yan na dalawang klase po yan. Straight through cable and crossover cable. Okay. Sa atin pong tutorial, gagawa po tayo ng videos regarding the network cabling ng straight through cable and crossover cable. Alright. So, abang-abangan nyo po yung atin pong mga videos para lagi po kayong updated ay
please subscribe and hit the notification bells para click all. Ayan, para po lagi po tayong updated sa mga tutorials and technical support natin pong itinuturo. Ito po ay mga practical use para sa atin pong mga computer. Yan, pwede nyo pong palitin yung icon. Yan, habang naghihintay po tayo dito. Right click lang po natin yan. And dyan po sa view, merong small icon. So, yung mga icon na malalaking yan ay liliit. So, click po natin yan. Yan, so lumiit po. And then, pwede rin po nating auto-arrange. Let's say, si icon ay naandito. Ayan, so hiwa-hiwalay siya. Hiniwalay-hiwalay natin. Then, sa empty po, ay right-click po natin. Go to views. And click auto-arrange. Ayan, tingnan natin. Ayun, nag-arrange siya. Alright, so tapos na po yung atin pong installation ng Microsoft Office. And then, click close. Ayan, close na po natin. Alright. So, tingnan po natin sa atin pong Windows button. Then, click all programs. Then, makikita po natin yung Microsoft Office. Click po natin yan. And then, right-click lang po natin. And, properties. Tingnan po natin kung saan nakalagay. Alright. So, ito po, click natin. Kunin po natin yung shortcut. Ayan, pwede naman po dito. Ano po, right click natin, send to desktop. Yan, labas lang po natin. Yan, so open po natin yung atin pong Microsoft Word. Double click. And, tadaan. I want to activate the software over the internet. So, I want to activate the software by telephone. So, mamaya na po natin activate yan. So, ayan po yung atin pong Microsoft. So, cancel po muna natin. Don't make changes. Click po natin to. Ayan, click natin. Then, click OK. So, tingnan po natin yung mga fonts. Dito, ayan. So, ayan po yung mga fonts. Alright. So, activate na po natin ito. Pero bago yan, ay install po muna natin yung atin pong fonts collections. Ayan. Copy. Control A to select all, and then click Control C para makopy po natin, and then click po natin yung computer dun sa C, sa drive C,
Click po natin, and then Windows, and then Fonts. Ayan. So ilalagay po natin dyan, dyan natin ipipaste sa fonts yung lahat ng fonts collection. Or Control V. O, kahit saan po dyan. Control V. Ayan, Control V. Do this for all current items. And then click Yes. Yan, ini-install niya na po yan. Lahat ng fonts. Yan po yung mga na-collect akong mga fonts. Downloadable po yan. Lahat po yan. Ano po? Ay ilalagay po natin dito sa atin pong YouTube. Yung quick access. Yan. Yan po ay pwede nyo pong i-download. Diyan po sa baba ay pwede nyo pong i-click at ma-redirect po kayo para ma-i-download yung mga yan. Alright. Click natin po itong maliit na box. Don't show for remaining items. And then click close. Yan. Alright, so click F5 and then click close and then back natin po ito. Ang sunod na nating i-install is yung VLC Media Player. So ito po yan, double click and then click Media Player and then click Yes. Click OK and then next install. Ayan, pagkatapos po niyan ay i-update po natin yung atin pong driver. Ayan, saglit lang po yan, oh. And then click finish. Alright. So, uncheck po muna natin ito. And then ito. And then click continue. Go to tools. Preferences and then input codecs and then click ask for action and then click never fix. Bakit po natin gagawin yan? Para kahit sira po yung video ay ipiplay niya po pa rin po. Okay, click never fix and then click save. Then click close. Alright. Ngayon naman i-update naman po natin yung atin pong driver. Okay, dito po sa computer, right click lang po natin yan and then properties. And then device manager. Ayan, click natin yung device manager. And then kung nakikita niyo yung display adapter, so yan po yung video card, no, yung atin pong screen, no. Kung mapansin po ninyo, ayan, parang naglalag kasi wala siyang driver. So pag nakalagay po yan standard VGA graphics adapter,
So yan po yung generic nya. Okay, para makuha po natin yung talagang driver nya, is i-right click po natin and then click properties and then click details. And then sa details po, ayan, may makita po kayong properties and device description. So click po natin yung device description and then click hardware IDs. Ayan, click po natin yan. Ayan, so ito po yung ikakopy natin, yung nasa taas. Yan po yung driver description. So right click natin yan and then copy. Open po natin yung Google Chrome kasi meron po tayong internet. So pwede po nating i-update, i-download yung tamang driver para sa atin pong video card. Or kung wala po kayong mga driver, so ilalagay ko rin po yung mga driver na pwede nyo pong magamit. So just give your comment o ano pong driver ang gusto nyo pong ma-download. Okay, meron din po tayong driver pack solution. So, yung DPS. Yan, click na. Click natin yung Google. O, type natin yung google.com. Ay, mali pala. Kulang. Oh, kulang ng G. Ayan. Alright. So, kay Google po tayo. And then, click natin. Ay, paste pala natin yung kinapi natin kanina. Ayan. Control V. And then, click Enter. So, ayan. No standard VGA graphics adapter driver. Okay. So, ipapakita niya po yung driver na dapat po nating i-install. Ayan. So, may mga driver po yan. Ayan, para sa virtual box. So, yan po yung driver natin. So, pwede nating piliin yung mga driver dito para sa support. Ayan. Click mo natin ito. So, ganyan lamang po yung gagawin ninyo kapag maghahanap po kayo ng driver. So, English. Ayan. English language natin. Back natin. Ito. Ito naman po isa wireless LAN. So, ang hinahanap po natin is yung driver ng video card. So ayan. So ayan, pwede po nating i-download. Yan yung graphics ng VirtualBox, ayan. So depende po 'yan sa inyong pong computer, no? Kung ano yung ating akmang o compatible driver. So, pwede po nating i-download. Ayan. Close natin to.
click download. Yan, wait lang po natin. Or pwede rin pong dito sa device manager po natin kanina, pwedeng i-right click natin yan. And then update driver software. So pwede rin po yun. So dahil may internet naman tayo, internet connection. So update. So search automatically for updated driver software. So click natin yan. So ayan, the best driver software for your device is already installed. So ganyan lamang po mag-update ng driver kung meron po tayong internet connection. Ayan, so ganyan lamang po. Okay, so back na natin ito. Close. Alright. So, ayan po. Meron na tayong applications. So, for that, thank you very much po sa inyo pong panonood. Hello guys, this is Sir Sam. If this channel helps you, please subscribe and leave your comments and hit the notification bell for more updated video tutorial. Thank you.